Happy Mother's Day sa ating mga nanay! Sineselebrate nyo din ba yung mga ganitong okasyon, mga mi? Ako kasi hindi. Yung mga wedding anniversary nga namin, eh hindi na namin sineselebrate. Ewan, pagka tumatanda na nga, ibaliwala na yung mga ganitong okasyon. Maski nga pag nagbe-birthday ako, ay ayaw ko na maghanda. Samantalang nung mag-jowa pa lang kami, ay nagtatampururot ako pag di niya naaalala yung mansari namin. Relate din ba kayo, mga mi? Eto nga, at sinimulan ko ang araw ko sa paglilinis sa ilang araw na pagkabisi dito sa aking craft room. Nag-imis-imis lang ako dyan ng mga nakakalat na gamit na di ko naman gagamitin sa susunod kong project. Hindi na talaga ako mahihiya na ipakita ang itsura nito kahit sobrang kalat dahil ganito naman talaga pag crafter ka. Ika nga nila, pag makalat, maraming orders. Pag malinis, eh wala, mahina negosyo. Hindi pa naman ito yung general cleaning dahil may irarush ako ngayon. Winalisan ko lang yung sahig na puro papel at yung mga nakaharang dito para makagalaw ako ng ayos. Nasabi ko nga sa nakaraang vlog ko na i-makeover ko itong kwartong ito pag nakaluwag-luwag na sa oras. Gusto ko nga sanang gawing aesthetic o timputi at kahoy ang design nitong kwarto. Kaso pag aesthetic kasi minimalist lang, diba? At sa pagkadami-daming gamit dito na iba-ibang kulay at design ay hindi ko muna magagawa yun. Pipinturahan ko na lang ng puti itong dingding nang lumiwanag naman at aayusin yung mga nakalaylay na wire. Iisa lang kasi yung bintana dito kung saan ako magbi-video ng gagawin kong project ngayon. T-shirt nga pala yung gagawin ko ngayon, mga mi, at first order ko itong t-shirt. Di pa talaga kasi ako tumatanggap at nag-o-offer ng t-shirt printing dahil wala pa ako gaano sample. Ninang ko nga pala sa binyag at kasal yung nagpapagawa nito. Sabay kasi yung 25th anniversary nila sa kasal at sa fiesta sa Matnog. Pinagbigyan ko na kahit 2 piraso lang yung ipapagawa para ka ako magkaroon na rin ako ng sample at may gamit din naman ako sa t-shirt printing. Eto talaga sana yung bala kong i-focus nung nagbabalak pa lang kami bumili ng business package para ibenta sa Shopee. Kaso marami-raming puhunan din kasi ang kailangan ko sa pag-i-stack ng iba't ibang kulay size ng t-shirt, kaya di ko muna tinuloy. At ako lang din kasi lahat ang gumagawa mula pagsagot sa inquiries, pagle-layout, pagpiprint, at kung ano-ano pa. One woman team nga ako at di ko pa afford kumuha ng katulong at di pa naman kalakihan ang kinikita ko dito. Mabalik tayo dito sa video, nung matapos ko na nga yung pagprint ng design, ay hinihintay ko na lang na maset sa tamang init itong heat press. Eto nga pala yung printin ko kanina at napil ko na yung white na part dyan. Sa white shirt ko lang pala sila i-heat press. Cream sana yung request ng ninang ko kaso walang cream dun sa nabilhan ko. At habang naghihintay nga ako na uminit yung heat press ay eto na naman nga ang kalat, o diba? Isang iglap lang pagkatapos maglinis ay makalat na naman. Anyway, nung okay na yung temperature nitong heat press ay sinimulan ko na at madali lang siyang natapos. Mabuti nga ay success naman dahil 2 lang talaga yung nabili kong t-shirt at wala na nga ako maraming time kung magkakaroon pa ng aberya dahil malapit na yung event. Satisfying nga yung mga ganito na aalisin mo na yung plastic sa ibabaw at makikita mo maganda ang pagkakalapat ng print. At eto na nga ang ating finished product, another project done for today's video. Hanggang dito na lang muna. Thank you sa panonood.